Magandang umaga po sa ating lahat, mga idol. So kung gusto niyo po ang ating topic na kumita po kayo, mga idol, panoorin niyo po ang video na ito. At kasama po natin si Tatay Ricardo, ang isang founder or isang kauna-unahan nakadiscover ng natural mushroom farming dito yan sa Kinram, Isulan, Sultan, Kudarat. So bago tayo magsimula, mga idol, ito yung ating part 2. Sana panoorin niyo yung ating part 1 ating video. Ito po ang materials na ginagamit is empty bunches, tama po tayo? Empty bunches, yun. Ayan, tama, empty bunches po, mga idol. Oh. Yes. So itong empty bunches po, mga idol, para sa karunungan ng iba, ito po yun siya, mga idol. So ito yung bunches mismo na pinagkukunan ng empty bunch. Yan, pag natanggal na po yung bunga, pag binili na po ng milling dito sa Kinram, Isulan, Sultan, Kudarat, magiging empty bunches kasi wala na yung bunga. Ganito na siya, mga idol. Yan. So yan po is binibili pag nasa labas po kayo, nasa 160 isang tonelada po nito, mga idol. Pero pag dito po kayo sa malapit, nasa 60 pesos po. Ayan. So summarize lang, para sa hindi nakapanood ng unang video natin, ito ay i-imbak muna ng isang buwan dito sa area. So pag may nakita po kayong mga puti-puti, mga idol, kagaya po nito, ayan at saka ayan, it's a sign according to Tatay Ricardo na magbunga na. Na mag-start ng tutubo ang ating mushroom. So, yan is the perfect time na ilatag na siya kagaya nito, yung sa part 1 nating video. Yan, at saka, aantay tayo ng 3 weeks, tutubo na yung mga mushroom. Ayan. So, tatanungin natin sa isa sa pinakamatalino natin, farmer ng mushroom natin. Siya ang unang nakadiscover dito sa Kinram, Isulan, Sultan, Kudarat. Tatay Ricardo, paano mo na-discover itong mushroom, natural na mushroom, walang similya, walang spawn, walang mga chemicals na nilagay, kusang tumutubo by nature? Paano po na-discover yan siya, Tay? Na-discover ko ito noong 2009 sa isang bunches lang, sa isang empty bunch. Ito? Oo, sa katulad nito, na ito ay naroon sa malapit sa gate. Uh-oh. Ng aming compound na ito. Nung ma-discover ko siya, mayroong mushroom na nagtutubo sa takiliran nito. Oo. At nung binuhat ko, iangat ko ng ganun, mayroon pa rin siya sa ilalim. Oo. Kaya yun ang ginawa ko, na mag-ano na lang ako, magpalood ako ng mga empty bunch dito para naman masubukan kung gaano karami ang isang load na makukuha mo. So sa isang load na ito, mag 4 tons man siya or 3 tons, minimum na makuha mo dito is 50 kilos for 1 week. Oh, 50 kilos for 1 week? Isang load lang ng dump truck? Sa isang load. Sa isang load lang yun. Oh. 50 kilos a week ang imo makuha. Oh. So sa mura pa, ang presyo nito noon is 30 pesos per kilo. Ng mushroom? Ng mushroom. Oh, ngayon 300 hindi, na? Hindi pa katulad ngayon, naabot ng 300 plus na ang per kilo. Oh. Dahil ito ang anong ito, ang production namin ito ng mushroom na ito ay wala itong halo na kung ano-ano mang mga chemical, hindi, so natural lang siya. Kusang tumutubo. So, kusang tumutubo sa lupa at sa ibabaw or sa takiliran nitong mga empty bunch na ito. Uh-huh. 'Yun ang ano nito, ang kagandahan ng mushroom namin dito dahil natural siya. Walang expenses masyado. Wala kang expenses na kung ano-ano pa. 'Yun lang. Pwede silang mag-order through the cellphone kung dito lang sa Sultan, Kudarat. Huh. Dahil kung sa Luzon i-travel ito, magastos na. At isa pa, kailangan pag na-travel mo sa Luzon ito, pag alis mo ng umaga dito, pagkahapon 3 or 4 hours, nandun na. Hmm. May ano na nila, may display na kung ibinta naman nila ulit. Then once na maabutan pa ng umaga, bubuka na siya. Yung mushroom. Yan sa mga yun. So dapat via aeroplano kung bibili sila ng yung mushroom mismo. By aeroplane ang kargahan. Dahil 1 hour to 2 hours okay pa na. Pero pag lampas dito mga 5 to 6 hours na, aamat-amat nang mabuka. Magbukad ka yung mushroom. Yun ang ano nito, ang sikreto nito. So ito po kasi, mga idol, ang kalaban po dito sa mushroom farming nila, Tatay, is klima, ulan, klima, init. Oh, yun. Kasi pag sinabi natin natural po, mga idol, syempre natural din ang kanyang kumbaga kapartner. Pag maganda ang ulan, maganda ang init, mas lalong dumami sila. Dadami ang bunga. At saka panahon din yung sisira sa kanila. Yun ang isa dito.
sa mushroom plant na ito. Oo. Kailangan pabor din ang panahon. Oo. May ulan. Halimbawa, uulan ngayong araw. Oo. Iinit siyang mga tatlong araw naman. Oo. Yung doon marami ang maharvest. Perfect yun sa mushroom. Perfect sa mushroom. Ayan, pero kung araw-araw may ulan, o gabi-gabi man may ulan, iinit sa araw, may bunga pa rin siya, pero kukunti na lang. Bakit tayo? Dahil iba ang similya niyan sa ilalim. Oo. Malulusaw siya sa tubig. Ah, yun ang mga sekreto nito. Mapatay siya, malusaw sa tubig. Oh. Hindi na siya maglakay. Hmm. Hindi na lalaki yun. May area ka dito tayo, di ba, na nag-start palang magtubo. Pwede ba natin matingnan? Doon, mayroon kami doon. Malapit lang? Malapit lang doon sa kabila yun. Yeah, pwede natin matingnan tayo, mapakita pwede, sa pwede kanila. Natin, oh, pwede natin ipakita sa kanila kung paano tutubo ito. Ayan, so doon. Pupuntahan natin mga idol. So dito tayo, dadaan. Oh, pwede doon. Ayan. So ito kasi siya mga idol, kung sa isang load ng dump truck, according kay Tatay Ricardo, is 50 kilos per week ang ma-harvest. Meaning, pag binili po yun siya ng 300, yung maximum na kilo mga idol, 50 times 300, yun ang profit sa 1 week. Isang load pa lang yun. Isa lang. Oh. Pero ilang load ng ano tayo, ang usually ang nilalagay nyo dito sa area nyo? Ang dito, yung unang pinalatag ko na is 40-55 load. 40 to 55. 55 na to ang lahat na tapos na, nakatag na lahat yun. Sisimula nang magbunga pa kunti-kunti. Oo. Yun. Dahil ang susunod nito, masusunod naman na siguro by first week naman ng July, ipakatag naman tong ibang ito. May latag na naman ulit. May latag naman ulit. Para hanggang November, December, oo, may pera ka pa. Ayan. Happy yung mga anak. So, lahat di-rise pala siya. Hindi bultuhan. Although bultuhan, pero may kasunod. May kasunod. Yun ang ano doon. Ayan. So, sobrang ganda kasi kung 50 na truck ng load ang nilagay mo, after 1 week, 50 times 50 din. 50 kilos per week. Per week po yun siya mga dola. 50 dump truck ang makukuha sa isang load po mga idol. Ng per dump truck is 50 kilos na mushroom a week. So kayo na po mag-multiply mga idol, 50 na dump truck times 50 kilos a week. Yun ang lalabas doon. Na mushroom. If the weather is good, mainit, maulan, mainit siya, maulan, maulan na ngayong gabi. Oo. Iinit naman ang tatlong araw, yun perfect. Perfect. Yun ka makakuha ng 50 kilos. Yun. Yeah. Pero pag nag-ulan naman siya, oo, na araw-arawin niyang ulan, oo, kukunti ang harvest. Ayan, pwede mas below pa doon. Mas below pa doon. Oo. Pero hindi naman ganun talaga ang panahon. Hindi. No? Usually, ulan init talaga. Ano? Ulan init talaga, lalo na ngayon. Well, pag June, July, up to August, medyo ano na yun. Maganda. Maganda ang panahon. So, up by nature, nakikisama po tayo sa panahon dahil ito po ay hindi culture. Hindi. Iba natural. Yung culture na, ang culture kasi usually saging, ano? No. Sa saging. Maliliit po yung mushroom doon, mga idol lang kinakain, compared dito na natural. So, ito is hindi ka-risky sa contamination, unlike sa mga culture na kunting pagkakamali mo, magka-contaminate failure. Failure ka. Oo. Dito, walang problema. Kahit maapakan yung iba accidentally, walang problema. Kasi wala yun, natural. Oo. Yes. Dito ba tayo? Nakatago ba dito yung mga ano mo? Doon, doon. Mayroon doon sa kabilang ito. Yan. Ito ang insurboard. Titingnan po natin mga, at least makita nyo yung kumbaga, similya na tumutubo. Okay lang, mapakan tayo. Okay lang? Walang problema. Mapakan siya. Oh, walang problema. Yan. Ito. Dito yun, magsisimula siya. Oo, ayun. So ito, ang dami ito na yun. Ito na mga idol. Yun ang pagsimula niyan. Ayun. Sa ilalim ito tayo, marami. Mayroon pang mga maliliit pa rin doon. Pwede makita, okay lang kaya? Ah, okay lang kaya yun. Pag nagputi-puti sige, siya, ikaw daw. Yun ay mga similya niya na. Pagkatulad nito, nang nagputi-puti yun. Ito, puti-puti nito. Oo, mga similya yun. Ah, it magiging ganito siya. Oo, magiging ganyan. And then, itong kasunod, no? Ang dami. Oh, yun. Diyan pa, yun siya, ang similya. Uy. Mamayang udto sa tanghali or ito, sa hapon, na? Kuha na yun. Yun, harvest na yun. Harvest na to. Katulad dito, sa may paanan mo to. Ayun. Yan. Ang dami. Oh. Katulad yan, marami yun sila. Ayan. Ngayon, pag inangat mo naman ito, mayroon yun doon, yung nagaputi-puti. Sa ilalim. Similya yun, oh.
Ito, meron na malaki na nga. Oh. Iniwanan ko lang kaninang umaga to. Pag-harvest ko. Yun. Doon siya magsimula, mag-provide na nga, maglaki. Oh. At dadami ang harvest. Kung ang weather, ang panahon natin ay init, ulan, init, ulan. Ulan. Yun, perfect. Ayan. Para dito sa mushroom. Ayan. Sa mga naga-culture po mga idol, parang culture na rin ito siya. Kasi ito siya. Yung similya niya, no? Hmm. Pero ito ay hindi ka magtatanim ng similya. Hindi, wala kung ano-ano mang ikaw chemical sa ilagay doon. Kusang tutubo na lang. Yes, siya. By act of nature, yun na. Yun. Yun na yun, magiging ganito. So, pwede ba nating ma-focus sa pre yung puti-puti? Ito kasi siya mga idol. After mga ilang distance siguro, itong mga puti-puti na to is similya na. Yan, ito, ganito na siya. Ito, tanday-dayang dajeg. Yan. So ito, yan, maliit pa siya mga idol. Mga ganito tayo kalaki, ilang ano to, ilang araw bago ma-harvest natin hindi, to. Hindi, mamayang hapon kuha mo na yan, mabilis yung lumaki. Ah, malaki na to? Oo. Okay, maging ganito na? Oo, maging ganyan na yan. Pero sa harvest ko dito ay ito, liit pa. Oo. At yan. Oo. Oo. Kaya ko iniwan kanina yon dahil maliliit pa sila. Oo. Yun ang isa doon. Doon yung kabilang yan, mas marami pa rin doon yun. Oo. Yan, pwede doon. Ayan. Na para makitang sampul nila na hindi pala nagsisinungaling itong mga ito. Oo. Tama pala, natural. 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 Walang tinatanim. Wala. Kasi kung taniman mo ito, ito mga idol, parang logic lang. Kung taniman mo ito, yung mga hindi naniniwala, halimbawa, sabihin nila culture yan, may sikreto. Makukontaminate talaga to, di ba? Makukontaminate talaga. Kasi sensitive yung mga culture. Yun, ang isa. So ito, pasalamat po tayo sa Panginoong Diyos. Blessed dito by act of nature or yung naturally na ano, tutubo siya. Tutubo lang siya. Kusa lang talaga tutubo. Kusa, tutubo lang ito. Oh. Yun lang. Ang partner po mga dula, tandaan nyo po, ang materials na ginagamit dito is empty bands lang. Wala nang iba. Wala. Walang chemicals, wala kung ano-ano man ikaw ang ilagay pa. Basta ilatag mo lang siya after 21 days. Uh-huh. Ikatag mo na siya ng ganito, plain. Uh-huh. Dahil pag nakalapat na sa lupa to, doon na magsimula ang similya niyan, katulad niyan. Uh-huh. Yun ang isa niyan. After ilang days nga ulit, 3 weeks, harvest na. Maka-harvest ka na. Ayan. Yun ang isa. Ito nga, hindi pa nga na ano ito, hindi pa nga nakaabot ng 3 weeks ito. Oh, hindi pa? No, hindi pa. Kasi maganda ang panahon. Dahil maganda ang panahon eh. Inuulan, init. Ulan, init yun ang kalabasan niya. Oh. Wala pa, hindi pa nakaabot. Hindi sa, siya makaantay. Sa huibis pa ito mag 3 weeks. Oh. Maganda. Oh, sa huibis pa ito mag 3 weeks siya. Oh. Yun ang kagandahan dito. So tutubo na siya kasi kagaya kagabi umulan. Ngayon init na naman ulit. So perfect weather ito. So ang sasunod niya na ng mga katabi niyan, so, mag ano naman yun, mag-provide naman ng similya nila. Within 2 days, sa isang load lang na ito, doon ka na, masya, sabihin mo na, pahinga muna ako. Kasi? Then, mapapagod ka sa bunot ko, no? Ah, sa daming tumutubo? Sa daming tumutubo. In every bunches na ito, sa every empty bun, nasa loob? Nasa loob niya, ang takiliran at dito sa harapan niya. Hmm. So, ang every empty bunch niya, mag... 10 or 8 piraso lang ang tutubo sa ilang bansis ito, ang 5 libo-libo. Tapos, makakasabi ka nga, pahinga muna ako. Ayan. Inom muna ako ng tubig. Ayan. Yun ang harvester ko dito, yung silablab namin. So, tay, pahinga muna ako. Bakit? Ang dami, puno ng basket. Isang load lang, basket niya puno na. Maliit pala na area. More or less. 5 to 10 kilos, puno niya na yun sa isa lang, kalod. Dito lang siya? Oo. Ayan. Ay, pahinga ang bata. Pawis na pawis siya ka, bubunot ng mga mushroom na yun. Mm-hmm. So kaya po mga idol, tatlong beses nag-harvest sa isang araw. Tatlo. Dahil sa umaga, yung maliliit, pagkahapon malaki na agad. Ayan. Yun ang ano niya. Sobrang bilis po niya mga idol. Ito meron na siya Ito, ito yung mga idol. Yan, meron na siya. So ito kasi tayo sa last video po namin, may nag-comment po kasi na bakit daw hindi na lang siya gawing linya para hindi daw maapakan yung mga mushroom. Ano po yung masasabi nyo? Hindi. I-flat na lang daw para hindi maapakan. Anong hindi, sabi hindi. Nyo po? Ang ano kasi nyan, once na mag-harvest ka na may bunga na may tubo ng ganyan, dito ka dadaan. Papunta roon. Sobra daw parang naka-flat-flat din siya. Pagbalik mo naman, doon naman sa kabila, distant ka ng mga 1 meter or 1.5 meter para makikita mo yung sa kabila at doon.
Oh. And then pagbalik mo doon ka naman. Parang linya-linya sa pag-harvest. Oo, linya-linya lang sa pag-harvest mo. Oh. May mapakan ka man doon, pero ilang piraso lang yun. Kasi sayang yung space din, ano? Yun ang isa doon. Dahil katulad yan, lagyan mo ng ano to, hawaan mo to na makadaan ka. Sayang pa to. Oo. Oh. Sa isang space na ito, dalawa for example, tatlong empty bands ang... Malatag mo. Hindi, kunin mo ngayon yun dahil i-flat mo naman doon. Eh. Sayang ang space. Ito, wala. Ayan. Kaya walang ano po mga dol, anong tawag niyan? Walang flat para makonsume lahat. Hindi masayang ang area mo. Ayan. At saka okay lang naman na medyo maapakan yung mga sprout na maliliit kasi maliliit, lalaki naman lalaki yun. Pa naman yun. Unless lang pag maapakan mo yung malalaki. Na, wala. Mabuka lang siya. Pero lalaki at lalaki pa rin yun. Pag Ayan. Hindi mo nakuha, lalaki pa rin yun. Katulad niya, naapakan yun kaganina. Pero lalaki at lalaki pa rin yun. Hindi siya madadamage kasi bilog pa siya. Bilog pa siya. Ayan. Kung nakabuka na, yung buklad na siya, pag maapakan mo, wala na, yung useless na. Ayan. Pero katulad nitong mga maliliit pa, lalaki at lalaki pa yun. Ayan. So napakatalino ano po talaga ni Tatay Ricardo. Siya po ang kauna-una ang nakadiscover. Ngayon tayo, marami na ba nag-gaya sa inyong technique? Naku po, ang dami-dami na. Buhat dito sa lugar na ito, papunta ka roon, papunta doon sa area yun, doon sa kabila. Halos lahat palibot na dito. Isang barangay na? Oo, halos isang barangay na. Hanggang doon sa Maigit, meron na rin. Ayan. Ayun, dami ng gaya-gaya. Yun, dahil alam nyo naman ang mga Pinoy, gaya-gaya. Hmm. Yun ang isa doon. Pag nakita noon, okay. Ano naman ang gawin? Nag-ano ka lang, wasting time ka lang doon. Nung magbunga na ng marami, ay, magpalo din ako dahil marami palang pera si tatay doon. To see is to believe. To see is to believe. Yun ang naano ko. Napansin mo? Napansin ko. At saka, for sure mga dol, pasalamat sila sa iyo. Dahil lahat ng mga kapitbahay mo, yung nasa paligid mo, nakinabang, at saka, kumikita din. Yan ang isa. Doon sila believe sa nangyayari sa gawa kong ito. Ang sabagay, sa katulad kong medyo may edad na, hindi na sana dapat na gagawin ko pa ito. Para lang sa mga anak ko. Mm-hmm. Pero, dahil kaya ko pa, napakalakas pa ng tuhod ko. Exercise? Oo, exercise lahat yun. Sa age na 73 years old, ang iba, they cannot believe it. Nga makapag-bite pa ako, magpag-harvest pa ako ng mushroom ko dahil 73 years old. Ang gapang-gapang pa doon sa Makulan. Yun ang naano nila. Kaya nga ni tatay, tayo pa kaya mga bata pa. Yun ang isa doon. Mas maganda pag yung routine mo na tuloy-tuloy mo lang kasi kahit abutin ka pa ng 80, baka nagagawa mo pa ito. Magagawa ko pa ito. Basta tama lang yung control sa pagkain, control pag-inom, pero dami ang inom ng tubig. Kailangan yun. Ayan, para sa healthy po mga idol. Ayan, kasi usually mga matatanda ngayon, ang kinakain, hindi pagkain. Maintenance, kumbaga. Maintenance. No. Pero sa'yo wala kang maintenance? Di, mayroon akong maintenance. Dalawa lang yun mula noon. Konti lang mga idol. Konti lang yun. So napakaganda po ito mga idol ha. Sana po marami kayo natutunan mga idol ha. Si Tatay Ricardo Pauya, ang pinaka-founder ng mushroom farming dito sa Sultan Kudarat. Sana po ma-recognize po siya mga idol. At saka dadami yung mga pwedeng kumita din naman. Pagbinta tayo. Kumita pagbinta nila katulad yan. Pag bumunga na to, ma-order. Tay, 10 kilos ako. Bukas ng hapon, order naman yung kabila, tay, 5 kilos ako mamaya. Pagka sunod naman na oras, tay, sisigaw, tatawag yun. Tay, kung mayroon ng available doon, padalan mo ko 10 kilos, yun ang nagiging ako dito. Maganda. Naging popular na mushroom founder ka. Ayan. At saka hindi ka papagurin ng kakapulot kasi may order agad. May order agad. Hindi ka makadamdam na nasabi. Pagod ako, pahinga muna. Hindi. Dahil hinahabol mo sa isip mo at yung oras mo ay yung order na madiliberan mo. Ayan. Yun ang mga sikreto doon. Sa mga walang idea tayo, ilan ang per kilo ng mushroom ngayon? Sa ngayon. Ngayon mismo na araw? Sa araw na ito is 100 per kilo. Oo. Pag i-dinisplay mo ito doon sa highway, aabot ng 250 per kilo na siya. Dahil ihiwalay-hiwalay mo naman. Segregate. Tag 1/4, segregate mo yun sa plastic. 1/4 ba, media ba, o 1 kilo ba. Yun ang ano doon, mga sikrito ng mga vendors natin. No? So kumikita din sila? Kumikita din sila. More than doble pa? Yeah. Walang problema yun kasi wala kang kapital. Wala, oo. Oo, nung isa doon.
Ayan. Ang kapitan mo lang dito, pagod mo. Ayan. Hirap mo, tiyaga mo lang ang kapitan. So ito tay, itatanong ko, curious kasi ako mga idol, sa mga hindi nakapanood, tay, yung mula ng 2009, di ba ikaw nagma-mushroom farming, ngayong taon, yung pinakamaraming harvest mo, ilang kilo sa isang araw? Estimate mo yung sa taon na ito, ang nakaraan ko dito sa una kong tanim, pinakamaraming harvest namin dito is 80 kilos. 80 kilos? O one harvest time lang na, one time lang na. Di ba 3 times mag-harvest isang araw? Oo, mag 3 times. Minsan pagkahapon na medyo pa konti-konti na yun. Oo. Oh. May, kung kaya minsan doon nakaabot lang ng 30, 40, ganyan. Oo. Oh. Oh. Ang tanghali mo, medyo marami-rami yun. Halos isang sako. Nung una, si Jigger, nakasabing pahinga muna ko, tay. Tatlong sako na na-deliver ko. Oo. Oh. Sako nilalagyan ang sako, more or less. 30, 50 kilos per saksi na, no? Oh. Yung sa bimig na sako malalaki, oh, puno yun. Wow. Bago ilabas doon sa highway. So 80 kilos sa umaga pa lang yun na-harvest? Mm, pagkatanghali? Sa tanghali yun, mga 50, 60, 70, ganyan. So mga 130 kilos na? Oh, iba pa yung hapon? Iba pa yung hapon. So maabutin ng 150 kilos, oh, yung pinaka-boom nyo mahigit dati? Pa. Ay, mahigit pag pa. Pag nag-boom ang mga kulan. Oh. Mahigit pa sa 150 kilos ang harvest mo. Oo. Sa 46 ka loads, ini karon 55 na ni. Oo. 55 loads ining tanan nga nakatag na ni. Oo. So ang minimum harvest mo sina dire. Oo. Sa isa ka adlaw, more or less sa per harvest mo dire pag nagboom na ni is 50 kilos, 60, 50 or 80. Oh, grabe. Di, harvest ka naman sa tanghali. Iba na naman. Iba na naman 'yon. So yung sa pinaka-boom nyo, 150 kilos. Mm, together sobra with pa. Buklad na, oo. Oh. Sa isang araw lang? Mm. Kung mag 100 pesos per kilo, 15,000 isang araw? 15,000, oo. Oh. Eh, kung wala ka nyan, anong pagkainin niya bahay, ampunan ang bahay ko? Yeah. Yung mga apo ko na roon, ang dami nila roon. Kaya kung wala kang ganyang income, saan ka? Mag-uutang ka palagi. Yeah. Yun ang isa na naisip ko. Na mag-produce na lang ako ng ganito. Mm-hmm. Para naman na hindi ako utang mag-cash advance doon sa kumpanya. Eh, pa-advance mo na ng 200, pa-advance mo na ng 500, dito ka na. Oh, yun ang ginawa kong paraan. So, kumikita ang kabuhayan. Oo, kumikita ang kabuhayan. Kalimutan po natin mga idol, itatanong natin yung 150 kilos mo tay, last na lang na tanong po. Gaano yun kalawak ang lagyan nyo na lupa ng empty bansis na yun? Yung 150 kilos nyo na boom ang harvest nyo? More or less, or mga 2 hectares siguro ang nalagyan ng 200 ang ano yun. Mga 2 hectares ni. 2 hectares? Mm. Makaka-harvest ka ng 150 kilos? Oo. Per day? Mm, per day. Ayan. Mga so, napakaganda. 2 hectares siguro gano. More or less, nasa 2 hectares siya. Oo. Ayan. So yan po mga idol, ang sekreto dito sa mushroom farming, wala po talaga. Technique lang na isang buwan mo lang i-stay yung empty bunch. After 3 weeks, ilalagay dito sa lupa. Palatag na siya. Palatag. Tapos 3 weeks yon na mag-start na siyang tutubo. Minsan hindi pa abot. Hindi pa. Yan. At saka ang gagawin mo mga idol, pupulutin mo lang at saka ibibenta. Yun. Ayan. Ang kakampi mo dito, nature. Kasi perfect siya sa magandang ulan, init. Ayan, dahil natural po siya, hindi culture. Wala na pong ibang intervention mga idol. Yan lamang po ang pinakamagandang farming na na-video namin so far mga idol, na walang masyadong kapital. Ayan. Tay, dahil napakaganda yung idea po yung ano, na-discover nyo, baka may ma-share po kayo sa mga inspiring nating tagapanood. Ano po yung masasabi nyo po? Sa akin lang po, kung kayo naman ay gustong magiging katulad ko dito sa production na ito, mag-order lang kayo. Pero ang empty bands namin dito, pwede dalhin basta dito lang sa loob ng Mindanao. Dahil hindi man pwede i-travel to Paluson. Hmm. Kung dito lang mula Davao hanggang Cotabato, kaya na-supply ang empty bands dito sa planta. Dahil doon sila kumukuha na kinakarga sa tin wheelers or sa ano nila, yung lubid at saka mga forward. Yun ang dinideliver. May Matalam, Cotabato, Davao, may Digos, mayroon pang doon sa Cotabato sa anong
sa malapit doon sa airport. Doon dinadala ang mga empty vans nito. Ayun. Yun ang ano nito. Kaya pwede kayo mag-order or bumili dito sa plantang ito. Kung may mga sakyanan kayo, halimbawa may forward ka, pwede yun mapakargahan dito. 15 to 12 tons ang makakarga niyan. Ayan, pwede. Yun, pwede na yun, mga idol ko. Ayan, kayo, idol. Kung interesado kayo, ha? Yes. At saka yun, pwede ka nilang matap. O, pwede ako ninyong matap. Consultant. Pwede ako. Pwede ako ninyong lapitan dito. Ay, kuyang, pre, pwede ba tulungan mo kami kung paano ang mga prosesyo, magbili ng empty vans doon. Yun ang isa. Pwede niyo akong lapitan. Ayan. Para madala ko kayo doon na ma-approach nga ganito, si Kwan, mabibili ng empty vans natin doon. Mag-guide. Pwede akong mag-guide sa inyo. Yeah. Napakabait po. At saka hulog ng langit si Tatay Ricardo. Mga hulog ito ng langit din sa akin to talaga. Ayan. Ricardo Paoya po mga dala, pwede niyo pong mahanap na sa gate lamang po ng Miling mismo dito sa Barangay Kinara, Misulan, Sultan Kadarat, yung kanilang area nito. Yung area. Yun. Correct ka dyan. Maraming salamat po mga idol. Sana po marami po kayo natutunan sa video na ito. Don't forget mga idol, i-subscribe po kami sa aming channel at saka i-follow kami sa aming Facebook at saka i-like yung ating video. Mag-comment po mga idol at saka i-share para marami po makapanood at saka marami tayong matulungan. At saka syempre mga idol, don't forget, i-click na rin yung notification bell para updated po kayo sa aming mga susunod pa mga videos. Sana yung mga nakapanood ngayon, panoorin nyo yung part 1 ng ating video at saka meron pa kaming naunang tatlong video para dito maunawaan talaga ng mabuti yung aming mushroom farming. Yan. Mula dito sa Kinara, Misulan, Sultan Kudarat, kasama po natin si Tatay Ricardo. Happy farming! Happy farming! Bye-bye! Happy day! Bye-bye!